Yes! 1 million! Bakit nahuhuli ka? Dapat ganito yung pagpalakpak, sabay-sabay. Kasi minsan, ikaw, parang ikaw yung tinuro ako, hindi mo pa nangigit siya. Sabi, 1 million, ganito yung tsura. Ano siya ba siya? Hindi yung chan. So, walang mahuhuli. 1 million! Marami itong speaker na to. Talagang marami ng pinayaman. Kasi lahat ng sasabihin niya, pwede mong isulat. Kung may stenography ka, sulat mo kasi talagang malaman. And talagang magaling siya mag-advise sa spiritual, sa business. Tama ba? Okay ba yun? So makinig kayong mabuti ha. Ready ba yun? 1 million! 2 million! 1 million! Wow, tama to. Tatlo yun. 1 million! 2 million! 3 million! Millionaire's Club, Global Ambassador, at talagang Batikan na leader. No, alam niyo po, marami kaming chance na makita si Adrian really grow. Ang story niyan, dapat pinakwento natin eh. Mag-iiyakan kayo. Pag maalaala mo kaya ang story niyan, paano na-recruit dito, ano buhay niya dati, ano ginagawa niya ngayon. Sa mga first time ko po na kasama, ako po si John. Sabihin niyo, hi John. Hi John! Ako po'y 57 years old na. Ako po'y may, I've been married for 33 years wow. to the same lady. Yeah, na. At ako po'y may apat na anak, lahat adults na. 31, 30, 27, and 23. At may tatlo na po akong apo. Ayan ha, apat na anak, tatlong apo, isang asawa. Diba? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit ako magdadagdag ng asawa? Isang biyenan lang, ang hirap na. Magdadalawang biyenan ka pa. At 14 na taon na po ako sa InGlobal, nag-join po ako ng 2008 bilang networker na pareho ninyo. Yan, ako po'y na-recruit, nasa simbahan ho ako. Ako po'y pastor ni John Aspirin, isa sa may-ari ng InGlobal. Pastor ho niya ako, ni-recruit niya ako. Galing, no? Okay, mga pari ninyo, recruitin nyo na ha. Mga pastor, ministro, recruitin ninyo. Sa Bacolod nga, eh, sa Iloilo, ang na-recruit. Number one faith healer ng Panay Island, Angularyo. Sipin nyo. Ha, si Danilo Saladero, Millionaires Club member, hanggang ngayon, faith healer ng Panay Island. Palakpakan naman natin. Galing ako sa Bacolod, Iloilo, over the weekend, ibang class po ang group, puro mga kabataan din. Isipin nyo, faith healer. Pag-gising nyo sa umaga, puro may sakit. O, oh, di ba? Market yun. Captured market eh. Pagbukas yun ang bintana nyo, kasi kubo, di ba? Kubo. Pagbukas. Oh, dami na may sakit. Bababasa. Haba ng balbas ni June. Nakagaw na white. Ha? Ilonggo, no? Lahat na may sakit. Eh, anong sakit mo? Olo. Olo. Ektong balaktong olo, olo. Gagaling, gagaling. O, oh, tapos. Bayad ko sa inyo, Angularyo, walang bayad. Pero para gumaling ang olo mo, bumili ka sang komplet. Yan! Kasi baas ang komplet sa iyo. Olo ka lang yung olo. Oh. Oh. Pangalawang pasyente, alas 5 pa, nakapila na. Eh, anong sakit mo, Day? Mata. Ah, mata. Oo, oh, okay, malaktong mata, gagaling, gagaling. Dalawa yan pa. Eh, sinulid ba? Sinulid. Sa mata. Sabi niya, pila? Pila bayad ko? Wakay bayad. Bakal ka ha? Ayan o, si 24-7 na ako. Magkano retail profit ni John? O yan, bulsa niya na yun, isang box. Bumibenta ko itong albularyo na ito ng over 100 boxes per day. Wow!
team, yung cross line, nakakuha ng idea, hinanap nila yung faith healer number 2 ng Panay Island. Yung hindi mapagaling ni June, lumilipat doon sa kabila. Hinahanap nila, nasa isla. Nakuha, nirecruit. Pay-in din siya. O, ganun din ang style niya. Left and right, puro albularyo. Kaya ako sa inyo, ang mga aswang, recruitin niyo na. Mangkukulang, lahat yan. Recruitin, joke lang ho yun, ha. Again, pinapatawa ko lang to kasi ang sasayaw mga bata nito. Naku po, kung kayo mga anak ko, tigil-tigil sa kotse kayo. Nakakatuwa kayo, isipin nyo, ano nasa isip ng magulang ninyo? Tumutulong kayo sa kabuhayan. No? Hindi kayo pabiga. Hindi kayo problema, solusyon kayo. That's how we go sa inyo. Kaya, pag kumikita na kayo dito ha, huwag puro cellphone. Pag kumikita na kayo, para basta nung matuwa si papa at mama, si tatay, si nanay, tutulong sa bahay, kahit pa hindi-hindi muna. Panay, pangdagdag sa ulam. Yan! Tay, pangdagdag sa miranggo. Ang sarap na. Alam diba pakiramdam ng mga magulang pag nakakatulong yung anak? Maiiyak ka! Nasira ko yung isang auto ko. Nasira, pinagawa ko ang gastos ko mga 60,000. So nag-iisip ako, may pera naman ako, wag mga gastos. Ba't lumapit yung anak ko? May trabaho na. Sabi niya, papa, hati tayo. Sagot ko yung 30. Maiiyak ko ako eh! Kaya nandito lang kung pumatakin luha eh, kasi 30,000 lang eh. Manda lang sa 60. Diyan lang, malunod yung anak ko, magalit sa akin. Niyakap ko yung anak ko binata eh. Sabi ko, you know, I am so happy. Thank you for this gesture. Alam niyo mga bata, na singit ko lang ito, napakaganda ng posisyon ninyo. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi pag yung tatay at nanay ninyo, binless ninyo, lalo kang mabibless! Yeah! Ang sabi sa Bible eh, sabi sa Bible, but you honor your father and mother. Yan lang daw ang utos na may gantimpala. Ibig sabihin, yayaman ka lalo sa negosyo mo. Hahaba ang buhay mo. At higit sa lahat, hindi ka makakatulog sa seminar! Palapakan! Yeah! Sumula ko lang, nagtutulog na. Tayo mo na, yan! Sabi mo sa katabi mo, yayaman na tayo! Sabi mo, maging mabait ka sa tatay mo! Sabi mo, magbigay ka sa nanay mo! Talapakan ang mga milyonaryo! Alam nyo, napakasarap yumaman. Hindi masamang yumaman. Ha? Sa isipan ng Diyos, gusto niya mayaman ka kaysa mahirap. Hindi ka ginawang mahirap ng Diyos. Kaya tayo mahirap, nagkamali ng desisyon yung mga magulang natin. Ang pagyaman, walang pakialam si Lord. Mayaman o mahirap, love ni Lord. Tama ba yan? Kahit magdasal ka na magdasal, Lord, payamanin niyo ako. Kahit lumuhod ka, magtumbling ka sa baklaran at bumalik, hindi ka yayaman. Kahit umatend ka ng prayer meeting araw-araw, mag-Bible study ka, mag-praise and worship ka, kung ganun lang ang pagyaman, sana billionaryo na ako. 25 years akong pastor eh, ba't ako pobre? Economically. Alright? Kasi yung pagpapastor, ginagawa mo yan, hindi para magkapera. Calling mo yan eh. Bukasyon yan. Pero yung pagyaman, yung pag-provide sa pamilya, sa anak, sa mga pangangailangan, tinatrabaho yan. Walang swerte-swerte. Huwag kayong maniwala sa swerte. Lalo sa malas. Tingnan mo ka ng katabi. Tingnan nyo. Yan, ha? O, hindi yan naniniwala sa swerte sa malas. Sabi nung isa, malas yung tsura. O, teka. Sabi ni Doc Butch, magmas daw kayo. Ako lang daw ang hindi pwede magmas. Kayo lang magmas ka. Huwag na kayong magreklamo pag pinamagmas kayo. Tanungin nyo ako bakit. Masayang-masaya yung mga nakamas. Bakit? Yung mga pamukhang ilong, malaki ang labi, walang ngipin, ang laki ng lunal. Pero ayos na yun, di ba? Para huwag tayong magkahawa-hawaan, okay? May announcement pala. Sa Biyernes, ganitong oras din, si, yung kamukha ko si Leaders Training, si Ian Barcenas. Ha? Kaya ipagkalap nyo na, ha? Pumunta, bumalik kayo, alas 5, Leaders Training, Ian Barcenas. Sa ngayon, magtsaga muna kayo sa akin, ha?
Ako po ay pastor for 25 years. Na-recruit ako dito on my 21st year. Nag-network ako 4 taon. Nahirapan ako. Tanungin niyo bakit? Bakit? Kasi part-time kong ginawa. Totoo namang pwede kayong mag-part-time dito, pero mahirap. Mahirap. Gusto mo malaking income? Full-time. Sabi mo sa katabi mo, full-time para? Kahit ano man gawin mo na hap-hap, mahirap. Full-time. So, nung nakaka-4 taon na ako, hirap na hirap akong magpalaki ng network. Ha, paturo ko ng paturo kay Joseph. Joseph, turo ko nga ako. Sabi niya, pastor, kasi part-time mo ginagawa. Lahat ng tao ko full-time. Nakita ko si Joseph na hindi pa siya top 1. Sitag, galing Bicol. Nandun sa Bicol. Luluwas dito, Sabado. No? Sabado ng umaga, dito na yan. Ipa-fly rin yan hanggang Megamore. Pagkatapos, Sabado, Linggo. Linggo ng gabi, sakay ng bus. Uwi na yan. No? Pabalik ng Bicol. Trabaho yan, bumalik. Next weekend, dito, nagbubus lang buong team niya. Mga 12 sila. Ngayon, ganda ng buhay. Magawa mo itong full-time. Kasi nung araw, pastor po ako, mayroon dito engineer, si Adrian may businessman, may police si Kit Webas, may teacher, may lawyer, iba-iba eh. Pag ginawa mo ito ng part-time, mahirap, pero posible. Alright? Kasi ako'y pastor, siyempre kaharap ko mga tao for 30 years, puro tao kaharap ko. Hindi ko alam kung ang kaharap ko eh, ang mga prospect ko na ini-echo, pinapaliwala ko ng business kung nasa church ako. Minsan nasa church ako, sabi ko, power! Sabi ng mga tao, ang daw. Bukod na rin yung restaurant sa church ako. Sabi ko, power of the Holy Spirit! Minsan naman, mga nagdala yung mga downlines ko, mga bisita, Jollibee, bat ko ng bana. Eh, napapikit ako. Pag dilat ko, akala ko nasa church ako. Sabi ko, amen po ba? Sabi nga ng amen. Sabi ko, amen ba sa wala? Nag-retiro ako mas magpapastor on my 25th year. Nag-full-time po ako. Ayan! E dito nga natin. Tapos in 2012, I joined the training team. Sabi ni Doc Ed, kaya na, full-time ka na nga sa amin. Ginawa na akong empleyado ng training team ng Ingloba. At dati pinadadala kami, Apari hanggang Mindanao lang. Diyan lang kami, Pilipinas lang. Aba, lumalag eh. Sabi ni Doc Ed, dati, oh, Butch, Cebu ka, oh, dyan. Mindanao ka, oh, June, doon lang kami. Maya, sabi niya, the next few years, oh, sino pwede pumunta ng Hong Kong? Lahat kami, ako. Hong Kong na eh. Oh, Singapore na, Taiwan, Japan, sarap. Maya, next few years, Middle East na, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, pagkasarap. Susunod, 2015. Sabi ni Doc Ed, oh, lahat kuha na ng visa ha. Coach, Adrian muna, 2012. Lagos, Nigeria. Alam niyo ba paano tayo nakarating ang Empowered Consumerism and Global sa Lagos, Nigeria? Tanungin niyo ako paano? May isang teenager na downline ni Mike Macrohol, hindi maka-recruit, tinuruan ni Mike na maging halimaw. Sabi niya, punta kang Mega Mall. Lahat ng makita mo, kasi bawal mag-flying sa Mega Mall, huliin ka eh. Sabi niya, pag nakita mo, ha? Alam mo na yung mukha ni Mike Macrohol, di ba? Pag nakita mo yung mata niya, nakatingin sa'yo. Kausapin mo agad. Yan. So lakad yung bata, lakad. Nakita niya. Kami niya, Amerikano. Black man. Sabi niya, Amerikano ito. Nilapitan niya, sabi niya, excuse me, do you have time? I'll share my business with you. Sabi pa naman ng Lego, yes, I'm interested. Siya pala isang Nigerian na nagtatrabaho sa office ng ambassador ng Nigeria to the Philippines. Ang trabaho pala niya, maghanap ng negosyo na dadali niya sa kanyang bansa at nagpipray siya sa Mega Mall. Naglalakad siya, nag-window shopping siya, Lord, is this the business? Lord, what business will I bring? Lord, bring me people who will talk to me. Biglang may kumausap. Sabi niya, I will listen. Umupo sila, pinaliwanag, I like this. Where's your office? Walking distance. Dinala dito. Dinala. Naalala ko, dinala si Emma na pa ako, umupo. Sabi niya, where's your president? Can I talk? Dinala namin sa Corpo, minit si Tokay, pati mga uplines, the rest is history. Kaya kayo po naghahanap ng prospect, huwag mamimili. Ha? Bata, matanda, puti, itim,
Ortiz Cuba, may ngipin wala. Huwag mong huhusgahan. Eh yun nga, isipin mo. Hindi niya kaano-ano. Naglakas loob lang, ngayon po, libo-libong Africans ang downline ni Mike Macrohon. So from Nigeria, sino na ni Adrian, sabi ni Doc, mag-expand tayo. Kasi yung Nigerian, nag-Facebook. Nag-Facebook. Uganda naman, East. Nasa baba ang Nigeria, West, East, bundok yun. Uganda. Na-recruit niya. Isang leader. No? Sabi, I will fly to Nigeria to see if what you're saying is true. E na-meet niya mga may-ari sa Nigeria. Nag-one year anniversary. Tuwan-tuwa, bumalik ng Uganda, nagpalaki ng grupo. O, yan po ang nangyari. Pinadala ko sa Uganda in 2015 to head the team na magtitrain sa mga bagong sali. Ayan po. Ha? 2015 po ito. Ayan po ako sa gitna, sa maniwala kayo sa hindi, may mga katabi ho ko dyan. Hindi mo makita. Ang matawanan, ang babait niyan. Ang babait niyan. Ay, nako, ito ho. Si Hadjara. No? Grabe ito. Nung ma-recruit po ito, natutulog to sa isang bahay, ang tawag nila, confused house. Sabi ko, bakit confused house? Kasi I only paid bed space. Limang po kami nakatira sa maliit na bahay na yan. Sardinas ko. Sardinas, grabe. Kurtina lang. Tapos mattress. Tapos DVD player niya, saka laptop niya. Yun ang kanyang gamit. Nung narinig niya itong paliwanag ng negosyo, sumali, binenta niya yung equipment niya para makabili ng global package. Wow! And the rest, as they say, is history. Ano yun? Payat ko niyan. Kumakain yan once a day. Nung nakilala ko yun, para siyang patay na, may nakalimutan, para bumangon lang eh. Para mag-join. Hindi na bumalik sa living niya. At payat ko niyan talaga. Ngayon po, donyang-donya niya. Millionaires Club, Global Ambassador, may sarili ng bahay, dalawa na ang anak. Nakakatawa, ang laki ng network mo niyan. At yan po, si Ilyas Mahusin. Silver executive pa lang sa dyan. Walang kaalam-alam sa mangyayari sa future niya. Pero ang tinuro ko lang dyan, simple-simple, yung ituturo ko sa inyo ngayon. Simple lang. Yung pagpapalaki, siya ang responsable. Bakit lumaki ng ganyan ang grupo niya? Tanungin niyo ako, gano'ng kalaki? Ang grupo po niya ay nasa 18 bansa lamang. Ha? 18. Uganda, ang left and right po niya, yung isang 7 accounts po niya, nagpa-plus out araw-araw bago mananghalian. Araw-araw yan for the past 4 years. Kaya siya po'y ginawaran ng pinakamataas na rango. First Ruby Global Ambassador. Walang Nigerian na Ruby Global Ambassador. Siya pa lang. Inovertekan niya. Ibig sabihin, kayo naririto ng mga bago, kaya niyong overtekan yung mga nauna sa inyo. Ganyan maganda negosyo natin. Okay ko ba? Yes. Hall of Famer ng Africa. Second, no? Pero kakaiba ito. Ang auto po nito, bumili ito ng Mercedes-Benz na black, Prado, brand new, Land Cruiser. Bago ko umuwi ng 2019, naka X6 BMW na pula. Oh. At may dalawang buildings na po sa Kampala, Uganda. Yung kanyang building, 4-story, dinedicate namin. Pinauupahan niya, fully furnished, sa mga whites. At ang bayad sa kanya, US dollars. Lahat ng pinang-build niya doon, pinagpagawa, muebles, everything, galing sa 1818 na ating gusto maka-building kayo ni Ilyas, sa kamay. Dito po, hindi lang puro payabangan, hindi pwedeng puro pa-impress ka lang. Dapat may papakita ka talaga. Ito, dalawang building eh. Ha, hindi na kailangan mag-recruit. Siya tinatanong, how do you do your business? I want to do your business. Kasi ba tinatakita? Diba? Hindi sapat na may SAS ka lang na Millionaire's Club. Dapat may million ka sa savings account mo. Tama ba yan? Yan. Napakalaga, tinan nyo. 2015, yan itsura niya. Oh. Mukhang mandurukot lang. Oh. O ngayon, tinan nyo naman. CEO na CEO. Alright? Yan po siya nung ginawaran sa Pilipinas ng kanyang pinakamataas na award. Pagkatapos siya, nag-shopping kami. Dinala ko yan sa Green Belt 5. Ha? Turo lang ang turo yan. Hugo Boss. Shoes. Swipe ng swipe lang. Isipin niyo yun, nung nasa Kampala kami, hindi makabili ng kanin yan, hindi makabili ng ulam. Nagpapalibre pa. Dahil sa negosyo natin,
millionaire to the fullest you buy. Habang namimili sa greenback, dalawang credit card ang minaksaw isang gabi eh. Ibang klase. Habang pinanunod siya, bilin ng bilin, naluluha ako ulit eh. Naluluha ako. Kasi walang binili sa akin eh. Diyan lang. Hindi, happy-happy ako kasi nakita ko ito nagsisimula eh. Parang nung nakikita ko kayo ngayon. Ha? Alam nyo, ang mga bumabagsak na yung mata ngayon, hindi kayo yayaman. Ha? Yayaman, dapat pag inaantok-antok po kayo, sabi mo sa kalad mo, kurutin mo ako. Ha? Para makayong makatulog, ha? Yan. Tandaan nyo, pag nauuhaw, anong sabi gagawin? Uminom ng tubig. Alright? O, pag nauuhaw? Yan. Pag nagugutom? Yan. Pag inaantok? What? Sa pag inaantok, sabi mo sa katabi mo, kurutin mo ako. Ha? Pakurot kayo, ha? Yan. Next. O, ito po, isang leg lang niya ito. Ha? Ariel, isang leg lang ito. Burundi. Wala tayong opisina sa bansang Burundi. Pero ang grupo ni Elias Buhusi, lampas 5,000 tao. Ang lakit nito. Ha? Wala tayong office pa sa Malawi. Ibang bansa na naman. Pero lampas 2,000 ang active members ni Elias Buhusi doon. Ha? Isipin mo, ang kanyang accounts, ha? Accounts ay hindi pangulo. Accounts, pumapalo na sa 700,000 plus. Kasi isang tao, pwede may pinaroon siya, di ba? Pero ulo per ulo, lampas na siyang 500,000 heads. Ulitin ko. Sa kanyang 7 taon na ginawa ang negosyo, so, sobrang sipag at tamang pag-network, ha? As he built his network correctly, ang kanyang downlines, lampas kalahating 1,000,000 tao na po. Para kayong hindi na-impress sa kalahating milyon na. Kasi wala pa akong naririnig na Pilipino, may kalahating milyong tao. Sa Africa ho kasi, sa sobrang ganda ng ating produkto at ng kumpanya at ng ating marketing plan, dinudumog po tayo ng lahat ng mga Africans, West and East, South and North. Iba klase yun. Talagang ang bakbakan po sa Africa. Kaya kami, binubugbog ng tawag. Yung napadalang produkto doon, na dapat for 3 months, 1 month, wipe out. Kasi bintahan ng bintahan, bintahan ng bintahan. Bakit ko po sinishare ito? Kasi para nakita ninyo na ang kumpanyang sinalihan ninyo ay hindi maliit na kumpanya. Sabi mo sa katabi mo, malaking kumpanya ito. Pag malaki ang kumpanyang sinamahan mo, ibig sabihin, subok na matibay, subok na matatag. Yan ha? Hindi ka naman papalaki ka pa kasi malaki na at lumalaki pa. Sumali ka o hindi, gawin mo ito o hindi, lumalaki ng lumalaki ang ating kumpanya. Palakpakan. Yan. So, ito mga kailangan mong gawin. May kailang po ito. Things we need to learn before you run your business. Pag bagong sali ka sa ating kumpanya, ito ang unang seminar na dapat mong atinan o training. Ang unang seminar, syempre yung business presentation. Pero ito ang tinatawag natin new empowerment seminar orientation. I-orient ka para makita mo anong mga e-expectin na gagawin mo sa negosyo as you go along. Alright? Number one, pakibasa. Conquering your doubts, duda. May kilang po ito. Ano to? 1 to 78 lang po itong points ko eh. Kaya bibilisan natin ha. Conquering your doubts, may duda ka. Saan ka pwede magduda dyan? Pwede mo pagdudahan yung business mo, yung kumpanya, tsaka yung decision mo na mag-join. Karamihan po dito, tulad sinabi kanina ni Adrian, marami dito na one-on-one na kausap lang, na kausap sa galeria, pinaliwanagan, dinala rito, nabuang, nag-withdraw sa ATM, nag-join. Habang nakikinig siya, pareho, kumay, nagkikwento ko tungkol sa paki sa Africa, yung kitaan, ito nangyayari sa buhay nyo, yung ikaw na ako po dyan, para kasi sinisigaban, parang, wow, wala na problema ko, tama, lihan, habang nandito ka. Diba? Ang dami ko dito nung bago mag pandemya, on the spot, na-recruit sa galeria, tumawid, nag-withdraw, bayad agad, picture agad, baliw. Ha? Baliw. Dala-dala yung package, wala, babayad, balikan bukas, oo. Paghiwalay nila ni apply, si Apple pumunta rin siya, pumunta rito, nag-ana ka doon. Parang natulala talaga. Siya habang lumalayo siya kay apply, bumababa yung kanyang belief system. Bumababa. Hindi kaya ako nabudol-budol. Yan. Habang lumalayo siya ng lakad siya, sabi niya,
Ano mo sabi? Sino re-recruiting mo ka? Yan na! Hindi mo na makausap eh. Pagdating sa bahay, parang tulala na yan. Sabi ng nanay, o, Dong, saan ka nagpunta, Dong? Doon sa power. Sa sigaw-sigawan ako, galing na eh. O ano? Ito, binili ko eh. Yayaman daw tayo eh. Ang muna sasabi ng nanay, Sos! Sos, Dong! Ang 13 month mo ay, Dong! Naloko, na-scam ka, Dong! So ikaw ngayon, parang nagising! Ah, hindi ikaw, yung kinikwento mo. Parang siya nagising, ako naloko, galing mag-sales talk talaga, no? So itinabi sa shelf, yung package, hindi ginalaw. Ilan po ang ganyan? Ang dami! Kasi hindi dumalo ng New Empowered Consumerism Orientation. Kaya palapakan nyo yung katabi nyo na dito sa kaya. Kasi itong negosyo nito, 16 years na tayo. Pero yung negosyo, the industry itself, over 60 years. Matanda pa sa akin, matanda pa sa marami sa inyo. Ang dami ng kumita dito at patuloy ng kumikita, basta tiyak ang lihiti mo yung kumpanyang pinasukan mo. Ang sumisira sa ating industriya, yung mga scam companies na babantayan din ninyo. Sa training natin later on, malalaman nyo ano ang totoo, ano hindi totoo. Alright? Maraming detalye. Ang Securities and Exchange Commission, tinuturuan lahat ng consumer na mag-ingat sa mga nangangako ng matataas na porsyento ng mga investments. Dahil po, simpleng-simple, ang kumpanya natin, number one sa buong Pilipinas. Yay! Kasi ang produkto natin, binibili, ginagamit, at effective. Tama mo ba? Kasi kung hindi effective, kahit anong laki na ipangako mo, hindi effective. Tama? MC 24/7, kahit itayo mo mag-isa dyan, may bibili. Tama ko ba yan? Yes! So, hindi ko na kailang pahabain pa. Ang point ko, ang labanan dito, totoo ang kumpanyang pinasukan mo. Labing-an na taon and we're continually counting more, kaya kayo dito, mga binatang dalaga, magtatandaan na kayo dito. Yes! At yung decision mo na mag-join, tandaan mo, walang tama, walang mali. Ha? Walang tama, mali. Yung mali, kaya mga itama eh. E tama pa yung sinalihan mong kumpanya decision mo, ang kailangan na unawain mong maigi ang mga bagay-bagay na kailangan mong malaman. Tama mo ba? Alright. Pangalawa, let's read together. Takot. Ha? Ang sarap po, kapag ang tao walang takot. May kasabihan, everything that you need and everything that's good is on the other side of fear. Pag meron kang fear sa buhay, huwag kang umasa ng magagandang bagay. Yeah. Diba? Halimbawa, ang ikaw maratakotin na tao, sumakit lang ang ulo mo, ang sasabihin mo agad, baka tumor ito. Diba? Fear yun. Sakit ng tiyan ko. Mamamatay na yata ako. Eh masyado malayo, malalim yung fear mo. Sasali ka ng negosyo, baka hindi tayo kumita dyan. Ang tawag doon, fear-based. Lahat ng binabasihan ay takot, hindi nagiging tama. Sampol. Sino nagpipray da sa kamay? Yan, sabi sa Bible, oh. But he who prays and doubts will never get what he prayed for. Sino mang mananalangin at magdududa at matatakot, eh huwag ka na magdasal. Because God can never be moved by fear. God moves by faith. Yan! Hindi fear. Faith. Sabihin mo, faith. Pag sinayin mong faith, tataya ka. Sasabihin mo, andito na ako, pagtitiwala ako ang Diyos ginagawa ko, yayaman ako. Mangyayari yan. Now, ano pong mga kadalasan, mga fear, common fears na mga nagsisimula? Ito po yun. I don't know anything about the business. Dapat lang, bago ka nga eh. Kaya ka nga tuturuan, sasanayin, para matutunan mo lahat. Pangalawa, I'm shy. Kahit ang apelido mo ay makahiya, pwede kang turuan dito. Ang pangalan niyo, Elena Makahiya. Hindi ako pwede. Pwede, basta ititrain ka namin. Eh, paano dyan? What if I don't make it? Babalitarin ko lang. What if you do make it? Paano? Ibig sabihin yung kausap mo, masyado ang kapit ng fear sa kanyang buhay. No? I'm not a good speaker. Eh, pagpuputihin natin, no? Tuturuan ka namin, I'm not good in selling. Eh di huwag ka magtinda. No? I am scared of public speaking. Eh di huwag ka magsalita sa publiko.
It looks difficult. Sa tingin mo lang yan. Totoo ba lahat ng ito? Totoo. Yun yun. Ang totoong kinakalaban mo, hindi yung mga tanong niya, kundi yung takot sa likod ng tanong. Yeah. Lahat ng tao, matatakotin. Pag sinimulan mo ang isang bagay na may takot, huwag ka nang magtuloy. Sample. Napanood nyo ba sa Facebook yung nagmumotor? Tapos dumaan siya sa madilim na madilim na lugar, madilim na madilim. So, para na, binidyo niya, nag-FB live siya. Para matanggal yung takot siya, kumanta siya. Sabi niya, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Kasi takot-takot siya, dumako siya sa tabi ng simenteryo eh. Alive forevermore, alive, alive. Bigla namatay yung motor. Tapos nagmura, ay PI na lang, PI na lang. Nag-aalag-alag, bigla nagmura oh. Buti umandar ulit yung motor niya. No? Nakakatuwa kasi nilalabanan niya yung takot. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo kasi. Alam niyo ang takot, natural lang, normal sa takot. Pero huwag mong pinapakain yung takot, lumalaki. Hawag! So pag naramdaman mo, naiisip mo, hindi ka yayaman dyan sa ibar yung sumirisip. Huwag ka namang Orbis Victus, alam mo nangyayari sa'yo. Naluloko ka lang dyan. Alam mo sabihin mo, yayaman ako. Yan, matututunan ko ito. At yung takot, sabi mo sa takot. Pag natatakot, sabi mo, takot? Takot. Sabi mo, takot? Takot. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Yan. Sino po sa inyo may mga bayarin? Taas ang kamay, may bayarin. Magbabayaran. Ay, bonte. Sino may utang? May utang, taas ang kamay. Sino po, marami ah. Alam niyo po, pag may utang, okay lang. Okay lang magka-utang, basta babayaran. Yes. Alright? At kung sakali may utang po kayo at hindi kayo makabayad, ito ang para sa inyo. Yes. Are you ready? Yes! Una, may bayarin ka o may utang ka, ang labanan ano dito? Yan! Yung hindi makatulog, lagi mainit ang ulo, ha? Nagkakasakit. Kasi sa utak pa lang, talo ka na. Ang susunod na problema mo, yung lumalabas sa bibig mo. Pag lagi mong sinasabi, lintsak na utang to, hindi mo mabayad-bayadan. Talaga, hindi mo mababayaran niya. Minumura mo pa eh. Ha? Bisit na utang ito. Lord, pwede bang kunin mo na yung pinagkakautangan ko? Lalong hahaba buhay nun. Masamang-masama yung prayer mo eh. Maling-mali lahat eh. Ang lumalabas ng bibig mo mali. Oh, ito pa. Kayo ba yung may nawawalang gamit? Hindi niyo makita-kita? Ako po, paglabas ko ng kwarto ko, bihis na ako, alam ko kung saan ko nilalagay susi ng auto ko. Isa lang. Pagdating ko doon sa lagayan, wala. Ang isang binabantayan ko, yung sasabihin ng bibig kong negatibo, iniwasan ko yun. Kasi fear-based yun. Pag sinabi ko agad, hala, sino kumuha ng susi na nawawala? Mama yung susi ko! Jim yung susi ko! John yung susi ko! Ano ba? Fear. May fear, oh. Pero ako dapat, pagkakita ko wala, tingin ako sa droga. Wala? Wala? Sabi ko agad, susi, makikita kita. Yes, sir. I don't lose things, I find things. Makikita kita. Yes, sabi ko. Matapos na. Inumuna ako ng orange juice, sa kita makikita, hanapin kita. Relax mo na ako. Punta ako sa ref, bukas ako. Oh, ito ka na. Ha? Nagayayaw, nagayayaw ang ingay mo kasi eh. Sa sobrang ingay mo, yung susi nagtatago. Yung iba nga, remote ng TV lang eh. Parang may kaaway na. May panonood kasi yung soap opera. Pag uwi niya, buksan mo na. Lugaw mo na yung remote. Kala mo, World War III na eh. Sino kaaway ni Andy? Ba't may parang sunit may kaaway si Andy ah? Nadula ang ano, remote control. Sino ang nakuha sa remote control? Dito lang na remote. Ang ingay. Yung remote control, lalo nagtatago. Subukan mo mag-relax. Subukan mo. Makikita kita. Sabi mo, makikita kita. Ay, detalye mo pa. Sabi mo, remote control? Makikita kita. Kasi pag nag-relax ka na, yung mundo nag-iiba. Subukan mo, upo mo na ako, pag-upo mo. Aray ko, ito ba? Sino ko yung dito? Lumalabas. Ako po, I've been driving for over 40 years. Hindi ba ako naliligaw sa buong buhay ko? Oh, galing no?
Kahit sa ibang bansa ako, sabi ng misis ko, magaling ka sa ano eh, sa daan, hindi. Bago ako magmaneho, pinipicture ko na sa loob pupunta. Sa loob dadaan. Galing ako parang nyake. Kanina habang nagsasawal ako, nasa isip ko, pag pumipikit ako, dito ako dadaan. BF, Sukat, Expressway, C5, McKinley, BGC, Tulay, Pioneer, Show, Astoria, AIC, Burgundy. Dito yan. Memorize na yan. Iniisip ko yan. Kaya nangyayari. Wala akong takot. Alam ko saan ako pupunta. Tayo na sila? Yes. Sa pagyaman, ganun din. Sa pagpapalaki ng network, dito nagsisimula. Lalabanan mo lahat ng takot by speaking powerful words into your life. Yay! Are you learning? Yes! Ayan ha. Lampasan na natin yan. Okay? Fear of failure. Wala pong failures. Learning lang. Lahat po, natututunan. Walang mali dito. Pag nagkamali, ang gagawin mo, huwag mang sisisi. Sabi mo sa katabi mo, bawal mang sisi. Sumubo ka, namorospe ka, mali. Nag-present ka, mali. Walang mali. Ang gagawin mo lang, tawa ka lang. Hindi nag-joke. Ganun lang. Huwag kayo nag-joke sa ganun. Nagigil ka. O ano, sali ka na. Ayaw. Huwag ka mo. Lakas kumain, ayaw. Nalibol mo. Walang ganun. Pag hindi sumali, tanongin nyo, pwede ko bang malaman ba't ayaw mo sumali? Kasumali ka lang. O, oh, nasali ka na? Universe, bili ka? Ayaw. Pwede ko malaman bakit ayaw mo? Ayaw. Baka meron kang kilala, mga pinsan, kaibigan na i-refer mo sa akin, kahit dalawa lang, bago tayo maghiwalay, ayaw. Ilang French fries ka kinain mo? Nababab. Basta sarado, napaka-negative ng kausap mo. Ang gagawin niyo po, tawanan ninyo. Maging happy kayo. Bakit? Pareho nung susi na nawawala, may blessing na kapalit yan kung maganda attitude mo. Dito sa negosyo natin, bawal ang pikon. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang pikon. Oh, sa kabila naman sabi mo, bawal maasal. Huwag kayong maaasal. Lahat ng mga kamag-anak natin, kayo ba'y may kamag-anak na nire-recruit, ayaw sumali? Yes! Tareho tayo. Sabi ko sa kuya ko, bagong sali ako dito, 2008. Habi ko, kuya, sali ka, E-Global. Sabi niya, networking? Oo, ganda ito. Si Raymond, billionaire na, sali ka. Niya, ayoko. Ayaw. After several months, nag-post sa Facebook. Sabi niya, oh, grabe, Royal! Power! Sumali sa competitor! So, piniyan ko, Kuya, sumali ka sa Royal? Oo. Kanino? Doon sa kumpare ko. Eh, ba't rin ka sumali sa akin? Sabi ko, gagawin mo yung negosyo? Hindi. Ginagap mo yung produkto? Hindi din. Eh, bakit ka sumali pa dyan? Gusto lang kitang asarin. Mga kasama, tanggapin na natin. May mga tao sa paligid natin, sa buhay natin, ipinanganak para asalin lang tayo. Huwag ka mag-aasal! Masa mo sa katabi mo, maasatalo. Ha? Ano ito? Ito maganda. Ang Pilipino, allergic dito sa rejection. Ayaw ma-reject. Some will join you, some won't join you. So what? Next! Yan ang magandang attitude. May iba sasali, may iba hindi sasali. Eh ano ngayon? Next! Tuloy-tuloy lang. Percent na percent lang. Kayo ba'y napunta na sa mga malls na may humahabol sa inyo? Excuse me. Kondomit, di ba? Ang kakapal ng mukha nun. Yun ang masarap recruitin. Bakit po? Kasi may training sila sa opisina. Huwag kayong papatol sa bastos, sa nang snub, sa hindi ko makausap. Kaibigan yan, buhay natin yan. Isa lang kasi sumali dyan, makabali ng condominium natin, buhay ka na, paulit-ulit sa kanila yun. Kahit nasa toilet sila, kaya pakinggan nila yung tiktok na. Para mag-program sila, eh tayo, isang kalok pa lang eh. Best friend, sorry ka, ayoko. Hindi pwedeng ganon. Ha? Bawal maarte dito. Pag nireject ka,
Anong gagawin mo? Tawa ulit! Tawa ulit! Pag sabi, ano pare, sali ka? Ayoko. Ayos lang! Ayos lang! God bless you! Salamat ha! Pinakinggan mo ako! Apir, apir, apir! Di ba? Dapat ganon. Huwag naman yung sali ka, ayoko. Ah! Mamamatay kang dukha! Ang nireject niya, hindi ikaw. Hindi ikaw ang nireject niya, yung napakagandang opportunity na naghihintay kung nakasama kanya sa negosyo. Huwag kayong matakot mag-fail because there's no failure. Alright? Yes. Lahat learning. Huwag kang matakot ma-reject kasi kasama sa buhay yan. Tama mo ba? Yes. Alright. Next, number three, living the empowered life. Paano ito, John? Basahin natin, letter A. Ang hirap yata maging empleyado. Sa Uganda po, ang mga security guards, ang sweldo isang 1-2-5. 2-5! Nung pinresent ko yung New Universe, direct referral bonus, 5,000 na eh. Dalawang buwang sweldo niya na yun eh. Kaya agad-agad sabi niya, I resign, I do alliance. Kaya ang dami security guard ngayon, ang yayabang. Bakit? Boss na sila ngayon eh. Hawak nila oras nila. 12 hours per day yun. Nangungumisyon lang. Sa retail lang, ang lalaki ng bentahan doon. Ang lalaki ng pera nila. Bakit? Nag-unawaan nila, I can be my own boss. Wala kang re-reportan, si upline lang. Business partner pa kayo, hindi ka empleyado. Ang Pilipino, para ng Africans, ang utak, I want to work for somebody. No? Maganda naman na empleyado. Pero pag mananatili ka empleyado all your life, wala akong nakitang empleyado na nagsabi, ayos! Hindi. Mas mainam mo dati empleyado, nag-entrepreneur ka, at mas lalong okay ang iyong buhay. Tama mo ba? Kasi dito, you can multiply your time. Bakit po? Mamamultiply mo ito by working with people to your left and to your right. Pag dumadami na ang iyong business partners, mga downlines kung tawagin, yung 12 hours per day ko, pwede maging 24. Maging 48, 72, and hundreds of hours per day. Dito po ang labanan, paramihan ng kapartner, paramihan ng kasama, para dumadali yung dating mahirap. Ito pa, do it part-time and full-time. Ito po yung na-discuss ko na kanina. Have a portable business. Ang ganda nito, naglindol kanina sa Abra. Pinadala ng kumpare ko sa Bigan, bagsakin mga building sa Bigan. Sabi ko, Les, I'm sorry for that, ganyan-ganyan. Ang dami negosyo sarado. Dito po, pareho nung Yolanda sa Tacloban. Naalala niyo yun? Yes. May mga downlines ako sa Tacloban nung araw na Yolanda. Padala akong pera para makalipad yung iba sa Cebu, yung iba nagbiyahe Bailan, yung iba habal-habang. Umalis kasi wipe out ang Tacloban eh. Parang washing machine na malaki. Alisan yung mga innovable distributors out of the city. Yung iba lumipat ng Cebu, iba dulo ng Leyte, basta yung mga hindi tinamaan. Tuloy-tuloy ang pagkita nila. Bakit? Portable eh. Wala kang tindahan na bibitbitin, wala kang karito na hihilahin. Diba? Ang dami po doon talaga na wasak buong bahay, only after 6 months na i-renovate, na patayo ulit ang nasirang bahay nila. Portable. And you can really enjoy time freedom. Ito pong time freedom na ito, huwag natin aabusuhin ito. Pwede mo palang gawin ang time freedom pag kumikita ka na. Ulitin ko, yung time freedom ay pag kumikita ka na. Pag hindi ka pa kumikita, wala ka bang time freedom? Ha? Kung pwede nga, 12 hours per day ang banat dito. Hindi pwedeng naka 1 hour ka lang ng prospecting online, pahinga ka ng 4 hours. Hindi pwede. Sa Africa po, 7 ng umaga simula hanggang 7 ng gabi. Walang ibang gagawin kundi prospecting, inviting, presenting, product presenting. Araw-araw po yung 12 hours. Pagkatapos, tingnan yung mga Africans ngayon. Ah, kung saan-saan, bansa ko nakikita. Nagbabiyahe. Yan ang tunay na time freedom. Alright? Next, experiencing economic increase. Sino po naman ang gusto makagraduate sa Tuyo for breakfast? Sino gusto mag-breakfast naman sa 5-star hotel araw-araw? Yan. Alam nyo, sa negosyo natin ito, you'll be meeting people. Ang letter O, magkakapera ka. Dahil kailangan mo i-meet yung mga tao, i-meet mo sila sa magagandang mga kainan. Siyempre, kakain ka ng mga bagay na hindi ka titingin sa menu. I'm sorry, sa presyo sa menu.
Pipiliin mo yung pagkain gusto mo kasi may pambayad ka doon sa kakainin mo. Alam niyo, I'll be very honest with you. Hanggang ngayon, kung bumibili ako ng kahit ano, tumitingin pa rin ako sa presyo. Pero ibang-iba rin pakiramdam ngayon kaysa dati. Dati pag tumingin ka ng isang shirt na gusto mo, medyo kinakabahan ka pa eh. Ang bilis ng utak mo magkwenta, may pera ba ako? Di ba ganyan? Eh ngayon, ang sarap eh. Pag nandito kami sa head office, biglang may nangyari sa suot mo, punta ka lang ng Uniqlo. Bumili ka, tap, tumotong. Bago lahat. Bakit? You have the money. Sa negosyo, ganun din. Gusto mong mag-hotel somewhere, pwede kang mag-hotel anytime. Bakit? You have the money. Nag-blackout sa amin, sabi sa pamilya ko, oh, blackout, ilang araw daw? Tatlong araw daw. Oh, sige, hotel time lahat. E di nag-City of Dreams kami for 4 days. Kaya-kaya kasi may pera ka. Yan ang pagkaman ng English. Huwag niyo muna pag-usapan yung million-million, ha? Are you listening? Yes! Ito yung hapon o pag-umaga, nakita mo sa gate mo, Meralco. Ha, Meralco. Yung iba pag nakita yung Meralco, tumakas yung blood pressure. Kakadating na ng Maynila, Meralco na naman. Paghawak niya, kala mo, para buksan, nanginginig pa eh. And the winner is... Parang binibinim Pilipinas eh. Pagbukas oh, 15,000, hindi ba tayo? 15,000! Sabi ko, yabang ko pa eh. Inano ako ng kumpare ko, John, magkano nilalo ko mo? 15,000. Sabi ko sana, laki no? Sabi niya, ako 35. 35! Ihilin mo yun! Pero kayang-kayang bayaran kasi nakaangat na eh. Sabi ko, Des, alala mo nung araw, 5,000 kayo makabayad. Na yung 30,000, kaya-kaya mong bayaran. Okay mo ba yun? Yes! Si John Asper, nakita ko nagsimula sa buhay eh. Alam pere! Ala! Pero ngayon, tignan mo, ginawa ang negosyo nito, ginawa ang industriya nito, hanggang ngayon. Aba, pag nakita mo yung mga properties niya, kita mo yung mga buildings niya, pati ako nalulula eh. Are you listening? Yes! Kung nangyari sa kanya, mangyayari din sa'yo. Yes! Sabi mo sa katabi mo, kung nangyari kay John Asperin, mangyayari din sa'yo. Ayan, palakpa ka naman. O, attitude. Sabi mo nga, attitude. Sa lahat ng bagay na pag-uusapan natin, ito po'y napakahalaga. Your attitude will determine your attitude in life. Basta magandang attitude mo sa buhay, walang pangit na araw. Kumusta ba araw ninyo? Okay po ba araw ninyo? Yes! Tignan nyo mukha ng katabi nyo kung mukha okay ang araw. Ayan ha? Magpurubong ang araw, ano? Dapat na meron tayong good learning and listening attitude. Ha? Dapat nakikinig ka kay upline. Ha? Dapat natututo ka sa kanya araw-araw. Kailangan na napupulot ka palagi sa iyong mga meetings. Bakit? Everything is a learning experience. Napakasarap. Pag nagsalita si upline, magtanong. Ang Pilipino kasi allergic magtanong eh. Pwede pong magtanong. Minsan yung tanong mo, importante. Kaya lang ikaw, iniisip mo, baka sabihin mo, kantanga naman ako, ba't tatanong pa ito? Itanong mo na rin. It's okay na magmukhang tanga, yayaman naman. Yeah! Kasi mukha ka matalino, wala ka naman pera. Tama ba yun? Ang kulang daw sa Pilipino, ayaw magtanong eh. Sabi mo sa katabi mo, magtanong ka na kasi. Yung ang sarap na may tanong at may sagot. Yan. So tandaan niyo po, ang pag-aralan ng good learning and listening attitude galing dito. Nagpapasalamat palagi kahit anong meron ka sa buhay. Ha? Laging may gratitude sa puso. Pag-isip niyo palang sa umaga, sabi mo, thank you Lord, buhay ako. Thank you Lord. Kahapon meron akong counseling mag-asawa, nag-aaway. Nag-aaway sa pinapayuhan ko sila mag-asawa. Sabi ko, oh, Mister, ano una mong ginawa pag-gising kanina? Sabi niya, hinawakan ko po yung kamay ng misis ko. Kunilig naman yung misis niya. Sabi ko, pagkatapos, tinignan ko po sa pulso kong buhay pa. Napakawalang hiya. Tandaan niya. Kala nung misis niya, in-holding hands na siya. Sabi niya, after 12 months, in-holding hands ako. Umakit yung kamay hanggang sa pulso. Pinulsohan. Buhay pa. Alam nyo, kaya hindi matuwa yung mister na yun kasi hindi siya happy sa misis niya. Dapat happy niya, happy na palagi. Ha? Alam nyo ba ito pagiging happy, tandaan nyo? Subjective ito. Kasi po, yung maganda sa akin, baka pangit sa inyo.
Tama ba? So ang attitude at pagiging grateful, itong attitude of gratitude, depende sa iyo yan. Halimbawa, bumabagyo. Yung iba, magmumura na, buwisit na bagyo ito, wala niya mga mayor, corrupt, lahat na, di ba? Nangangata yung complain mo kasi hindi ka thankful. Sana bumagyo, ay, naku, salamat, malamig. Di ba? Ay, salamat, nakatali ang bubong natin. Salamat, at ang mga kalabaw ay marunong lumangoy. Ganyan, di ba? Huwag ka magre-reklamo. Pag sobrang init, nasa Tugigaraw kami, sobrang init. Nakita kayo mga tatong Tugigaraw, sanay na. Parang Nigeria, ang init. Pag sobrang init, huwag ka na umangal, ang init na eh. Sabi mo nalang, buti nalang may tubig. Yan. Uy, ang sarap maglaba, ang init. Sobrang init, nakita ko yung bata, jumi-jingle, hindi tumatama sa sahig, tuyo agad. Tama. Ganun ka init. Parang dali wala. Bakit? Sanay na sila. Tayo po, pag hindi tayo sanay sa buhay, isa lang ang hamon ko sa inyo. Hanapin nyo anong pwedeng ipagpasalamat. Okay? Sige po ang mga nagko-commute, tasa kami nagko-commute. Yan. Ang hirap mag-commute, ha? Nag-commute po ako. Ha? Ang tagal ko kong nag-commute. Nasubukan ko pang madukutan sa tus habang nagko-commute. Alam niyo ang pinakamahirap sa pag-commute? Yung punong-puno na, pero kailangan mo sumakay, di ba? Pagkatapos, ang taas pa ng bus, hindi ko abot. Ang hirap, di ba? Ay, ito ba? Ay, naku, Panginoon. Pag naalala ko yung hirap mo sa pag-commute, ang hirap talaga. Pero nung natutunan ko itong magpasalamat habang nag-commute, gumaganda. Minsan po, nakatayo ko, dami tao. Eh, kailangan ko mauna. Nagmamadali ako, may business presentation ako. Dami ko bang dala? Eh, yung mga tao, inaantay yung trip cutting na jeep para dudumugin nila, di ba? Pumipihit siya, sabi ko, lumayo ko doon, lumayo ko. Sabi ko, salamat sa Diyos at may hihintong jeep dito. Yan, so nakaantay ko sa mag-U-turn. Lahat na mag-U-turn bago dumating sa akin, puro na. Kasi umaganda pa yung jeep, sumasakay ng mga tao. Kapag i-alin buntis, sabi ka naman, bypass. Ibang klase mga tao rin doon. Sa pagkada ko makakasingit, alam mo, tinawanan ko yung sitwasyon ko, sabi ko, ang saya ka dito. Sa syudad na ito, grabe o. Talagang balot mag-trip cutting, puno na. Sabi ko, pero di bale, ginawa ko yung principle number one natin pag minawa ko lang. May jeep na bakante, hihinto sa harap ako. Silipin mo yun? Tingin ako ganun. Mayaman ko yung matras sa jeep ko, matras. Sabi niya, boy, sakay ka, boy daw. Sabi ko, dito kayo, oh, sa'yo, sa ulan, ako unang pasahero. Isipin mo yun, bakit? Happy ka kasi eh. Magpasalamat sa lahat ng bagay. Sabihin mo po, sa tabi mo, magpasalamat kasi sa lahat ng bagay. Kanina po, nasa third floor ako, may dalawang distributor, bata pa likod, baka nandito ha, nag-uusap. Nasa likod nila ako eh, di akitinggan mo. Sabi nung isa, oh, Rob, anong breakfast mo kanina? Sabi ko isa, ay, sarap, daing na bangus, tsaka ano, sinigang, ay sinangag, tsaka kape, libid. Uy, sarap ba? Buti ka ba? Ikaw ba, ano sa'yo? Sus, dalawang piraso tayo, tsaka tutong na kanin, karen, grabe. Ay, hindi na ako nakapagpigil, sabi ko, Brad, ba't mawalang galang na mapigil lang kita? Brad, dapat thankful ka na may breakfast ka, yung iba wala. Pangalawa, buti nga ikaw, dalawang tuyo mo, yung iba, isa lang. Mamasarap ang tuyo, ha? Yes! Eh, siyempre, pag araw-araw tuyo, umahan sa panit na panlasa. So, nakita ka bumubuti mo kanya, naiintindihan mo ba ako? Opo, isipin mo na lang, pasalamat tayo sa Diyos at tao lang ang pwedeng umahan. Imagine nyo kung pati tuyo pwedeng umahan. Di ba? Mag-breakfast ka, pagbukas mo, sabi nyo tuyo, oh, tao na naman! Are you learning? Yes! Kasi nasa gratitude pa rin tayo. Magpasalamat, magpasalamat sa lahat ng bagay. Sabi, in everything, give thanks for this is the will of God. Magpasalamat ka. Kung hindi ka pa kumikita ngayon, thank you, Lord! Pag kumita ka na, lalong thank you, Lord! Pag milyonaryo ka na, mamigay ng pera! Yes! Alam
tayo na kumita tayo lahat ng maraming pera so we can give more. Yes! Ang sarap yatang mamigay. Yes. Ngayon po, tuwan-tuwa ako sa aking GCash. Ha? May 3,000 sa GCash ko. Ngayon po, nakadalawang bigay na ako. Ang goal ko, pag umuwi kong bahay, wala nang laman yon. Ang sarap mamigay eh! Oh. Ang point ko, ang sarap pala ng meron kaysa wala? Yes! Ano ba gusto mo? May sariling bahay o nangungupahan? May sariling bahay! Ano ba gusto mo? Nagkukumyut o may sariling sasakyan? May sariling sasakyan! Ano ba gusto mo? Umuutang o nagpapautang? Nagpapautang! Mamigay ka na lang, huwag ka naman magpautang. Napakasarap mamigay. Pera po, pera ang pinakamadaling ibigay. Yes! Napakadali, lalo kung may kinikita kang negosyo pareho ng ating kumpanya, ang sarap mabigay. Bakit? Marami ka eh! So, kaya mong ibigay. Are you learning? Yes! Hindi na abalik mamaneho ko papunta rito kanilang umaga, sabi ko, I am a giver, not a taker. I will have more so I can give more. I am blessed and I will make people blessed. Sarap nito? Sabi ko na, part ka ng solusyon, hindi ka part ng problema. Kaya ka nagninegosyo para makita mo ang ganda pala ng buhay. Basta thank you ka lang ng thank you. Alright? Simula umaga pa lang, pasalamat ka na. Nasa Africa ako, malayo sa pamilya ko, sipin niyo na layo. 6 months, 7 months, 8 months, 8 months ako ron. Siyempre, kakadating mo lang, bago sa iyong mga pagkain, kinain ko lahat. Sabi ko, what's this? Batok, eh, kain ako labang ko. Pag umi ko ng bahay, siyempre, hindi kilala ng chan ko yung mga kinain ko. Alas 11 ng gabi, natutulog ako, tahimik sa Africa. Tahimik sa apartment ko. May narinig po ako. Nagising ako. Buti na lang sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Ang ganda ng CR ng staff house. Bukas ako ng pinto, pasok sa CR, may tubig, may soap, tawad, kompleto, ang linis. Upo na po ako. Pag upo, pag upo ko po. Yabang ko ba? Sabi ko, thank you, Lord! Ligo, pasok, tulog ulit. After 1 hour, nangyari ba sa inyo yun? Pagpupo, pangalawa niyo, it's okay. Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Lugas sila, pasok pa rin. Ha? After 1 hour ulit, takbo ka, yung inabutan ka na, hindi ka lang pasok! Wala nang nalabas ah. Tatlo na eh. At yung pang-apat mo, ano na, hindi na, ganyan na. Mas mahabdi na. Nangyari ko sa inyo ah? Mahabdi na. So naglalaban na yung utak mo na, thank you na, away ko po. Ano na. Mayroon yung panglima na, manggang na 3 na madaling araw, yun na kaganyan ka na sa times, tapos nabipray ka na, Lord, ano ba bang kasalanan na gawa ko? Patawarin mo, Lord. Tapos pag gano'n mo, wala na lumabas, parang hangin na ba? Pero pakilang mo, nilalabas ba? Yung large intestines mo, parang lalabas na yun. Yung wala na. Pag-gising na umaga, alas 7, lumabas ako para uminom ng tsaa o gamot. Nasa lubong ako ni Jopo, yung manager natin ko. Nung nasa lubong niya, sabi niya, ah, basta! Nag-jacking ka ba na magdalang? Panumayat ka! Payat ko na. Sabi ko, salamat! Alam niyo, kahit napakahirap na ng sitwasyon ko, tumatawa pa rin ako. Tawa niya ako ng tawa, sabi ko. Nakapito ako. Salamat na lang. May gamot, may doktor, may kasama. Okay lang po yan. Balabaka naman. Kailan ko, kayo pa rin piliin ko, ha? Ano ba gusto niya? Tumatawa o umiiyak? Ano ko sa'yo? Tumatawa o umiiyak? Tumatawa! Yan, di ba? Kasi yung energy na ginagasto mo sa pag-iyak at pagtawa, pareho mo. Yes. Pareho. Pero kung mga problema lang sa buhay, tawanan mo. Tawa. Pero pag namatayan ka, iyak ka naman siyempre. Kasi namatayan mo. Mari, parang may mari naman yata. Sarawin mo yata yun, no? Patay, iyak. Pero yung mga sakit-sakit lang, ganyan, tawa lang. Minsan ako nagmamaneho ko.
bigla akong nilaalala, nangyayari ba sa inyo yan? Yes! Yeah. Nag-drive ang traffic, eh walang tint yung auto ko, tumawa ako, naalala ko, eh tumawa ako! May nakakita sa akin. Tinawagan misis ko. Sabi, Sister Nek, nakita ko si Pastor. Wala namang kasama, walang kausap, tumatawa mag-isa. Is everything okay? Bakit tawagan po? Tinawagan ako ng misis ko. O, papa, asan ka? Sabi ko, asan ka? Sipa, bakit? Eh, nakita ka doon na Helen, tumatawa mag-isa. Asan siya? Ewan, basta nakita ka doon, ngayon, ngayon lang. Sabi ko, eh, minaalala kasi ako, kaya ako tumatawa. Eh, wala na kasi ng tao, baka may kasama ka dyan. Wala! Naku, nag-video call pa kami. Eh, wala kasama! Eh, bakit katawa ng tawa? Eh, nakakatawa nga naisip ko. Alam mo naman, maiyak ako. Kaya magang ang buhay, kaya young looking. Katawa lang. Tignan niyo kayo mukha ng katabi niyo kung mukhang bata pa. Ayan. Plenta, halos na niya, mukhang 65 na. Kasi, hindi grateful sa araw-araw. Dapat tawa ka lang ng tawa. Ano nga yung misis ko, mahal na mahal mo yan. Pero pag yan, inaaway ako, tawa lang ang tawa. Inaaway niya ako, sabi ko, bakit ka ba lang? Eh, galit ka na nga eh. Inaaway mo na nga ako eh. Kung aawayin pa kita, galit pa ako, dalawa na tayo. Di ba ang ganda, nagagalit ka, tumatawa ako? Yung napigun siya. Pero ang totoo nun, mas mainam pong masaya kaysa magandang. Alright? Sa negosyo natin ito, napakasayang negosyo po nito. Kaya dapat nakangiti kayo lahat. Yay! Positive ka araw-araw, non-stop learning, natalakay na natin yan. Sabi nung sa manunulat, it doesn't matter what happens to you, it's what you do with what happened to us that matters. Ibig sabihin daw, kahit ano pa'y nasa harapan mo, lalo tungkol sa negosyo, huwag kang negative. Pasalamat ka palagi. Okay mo ba yan? Yes! Salamat ka! No? Na-stranded ka kung saan ka nag-prospecting, saan ka nag-business call, na-stranded ka, pasalamat ka ng pasalamat. Si Sir Arnel kanina, nung lumindon, nasa 36 floor sa loob ng elevator. O, makakatakot. Kaya sabi niya, thank you Lord. Iingatan mo kami, ayos lang po ito. Eh di yung ayos ang buhay. Tama ho ba? Yes! O, kung kayo po'y dalaga, binata, at tagal nyo na lahat ng asawa, wala pa kayo asawa, sabihin niyo, darating din yan. Be excited! Yan ha? Yan ha? Kasi iba dito, ang babata pa, huwag muna kayo mag-isip na mag-aasawa, magpayaman muna kayo. Yes! Pag invite na ninyo, invite na ninyo, ayaw sa ginagawa nyo ngayon, ispreta nyo na! Yes! I-text nyo na, sabihin nyo, break na tayo, break na. Ha? Pag yung girlfriend nyo, selos ng selos, away na away sa pagdinegosyo mo, ispretan mo na yan! Bakit? Hindi mo kailangan na ngayon yan. Later on. Ang dali-dali na yan pag okay ka na spiritually, emotionally, especially economically. Yay! Right? Anong belief system dyan? Mahalaga daw itong belief system. Yung pagtitiwala mo sa mga bagay-bagay sa negosyo natin. Ano-ano yon? Sa kumpanya. Dapat 100% ang belief system mo. Mataas dapat. Ha? Tungkol sa kumpanya, sa management, sa produkto. Kayo ba'y gumagamit ng produkto natin? Yes! Napakahalaga niyan, ha? Ah, yung sponsor mo, bilib ka ba sa upline mo? Yes! Eh, dapat bilib ka. Dapat paghanga ka. Dapat ganun, ha? Ano pa? Yung mga kasama mo, mga associates mo, ayaw ko tawagin downline, ang pakitangin-pakinggan. Yung mga business partners mo, dapat bilib ka dyan. Yes! Alam niyo po, sa galing akong tatlo, Bohol, 2 weeks ago, nandun si Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak, thrice habal-habal driver. Ang nakarecruit sa kanya, teacher. Pero nung na-recruit silang mag-asawa, ang maingay ko si Leo Kaduyak, ang dal-dal eh. No? Si teacher, hindi niya hinusgahan, sabi niya. Kasi yung asawa, si Adalisa, pasensya na, teacher, pasensya na, ang ingay ng mister. Hindi, okay lang yan. Tinan mo ha, hindi pa niya alam ang kakayahan itong Leo Kaduyak. Medyo negative yung dating sa kanya, pero siya, hindi, ayos lang yan. Bilib ako sa taong yan. Wala pang resulta. Alam niyo ba si Leo Kaduyak? Isa sa multi-millionaires natin sa Island of Bohol, sa Tagbilaran. Galing sa bahay niya, 4-story building, sobrang taas. Grabe, ang sasakyan, ang napakarami. No? At ang kanyang isang leader niya, nasa Tagum City, sa Mindanao. Si Wilfredo Laway, Willie, kung nakikinig ka. Ibang klase, classmate niya ng grade 5
Successful din dito. Bakit? Pinasa lang ni video eh. Kung si teacher, si maestra, nagtiwala sa akin, believe sa akin, lahat ng recruiting ko, kasabihin ko, believe ako sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, believe ako sa'yo. Dapat naririnig palagi yan. Ha? Sabihin mo, ano mo, happy ako kasama kita, believe ako sa'yo. Ha? Pag lagi mo sasabihin yan, tumataas ang believe system niya sa sarili din yan. Hello? Napakahalaga po na sinasabi mo sa partners mo, believe ako sa'yo. Iba sa mga mag-aasawa, sinasabi dapat yun. Alam mo, ganda-ganda mo hanggang ngayon. Yeah. Alam mo, macho-macho ka dami. Macho-macho lang nung tiyan mo. Kailangan lang sabihin mo yun eh, napakahalaga nun. Bakit? Sino pa magpupurihan kundi kayong dalawa? Yan ha? Napakahalaga po niyan. Yung associates mo, especially yourself. Dapat ang belief system mo sa sarili mo, forgive me, but let me tell you something very, very important. Ang success mo, siyempre nakasalari sa Diyos, pero ang laking porsyento nakasalalay sa iyo. Yes. Walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Yes. Kaya dapat pagtiwalaan mo sarili mo. Yes. 100%. Sabihin mo nga, 100%. 100%. Kaya tuwing kayo mo'y haharap sa salamin, huwag na huwag yung sinisiraan ang nakikita ninyo. Dapat ikaw ang number one fan ng mukha mo. Yes. Ulitin ko, walang pangit, walang maganda. Lahat subjective. Ha? Walang ginawang pangit si Lord. Amen! Yes. Lahat ang ginawa niya, maganda ko po. Amen! Yes. Kahit po yung ilong ninyo, kaya sa tingin ninyo, gusto, parang sinasabi niyo, pag ako naging millionaire's club, ito ulang yung panagawa! Wag, wag, wag! Hello? Tandaan po ninyo, magpasalamat tayo sa Diyos sa ilong natin mga Pilipino. Ha? Magpasalamat. Hawak ang ilong nyo, sabihin mo, thank you, Lord. Hindi nyo ang pakikialaman yan. Ang dami ka ng mga pasyente, pinakialaman. Minsan ako, nasa Bible study ako. Oh, nakapag yung matayin, naka-plaster. Sabi mo, tahit-tahit, dito pa. Galing Japan eh. Sa bago patay sa akin to. Ipatawa ko ng patawa. Ano yan? Patawa ko ng patawa. Iritawa lang, tama na lahat. Nakita ko siya sa gilid, sabi niya, sabi ko, sister, ano nangyayari sa'yo? Tumigil ka na, pastor. Bumuka na ang tahin ng mga. Now, listen, pwede po kayong magpaayos ng ilong? Tanungin niyo, paano? Paano? Pag ang butas ng ilong niyo, nakatihaya? Pag nakatihaya po, pa-repair kayo. Pero pag hindi, huwag niyo na pagalaw kasi. Patahimik si Lord eh. Isipin mo kung lahat ng ilong natin nakatihayain, butas. Isipin mo naglalaba ka lang pagtalsik ng bula, dalunod na. Maglalaba sa otika, umambun at manunod. Buti na lang, nakamask tayo mo lahat. Ha? Isipin nyo, dapat proud ka sa sarili mo. Hindi ka lang thankful sa sarili mo, dapat believe ka sa sarili mo. Dito po, ang mga hindi umaasenso, yung may duda sa sarili nila. Now, don't get me wrong, hindi yabang ha, hindi yabang. Self-confidence, sabi niyo nga? Self-confidence! Hindi po yung mababa ang tingin mo sa sarili mo na inferiority complex. At wag sobrang taas na superior naman, mayabang, arrogant. Dapat sakto lang. Yung eksakto na, ano height mo? 5'3". Bakit? Yan! Di ba? May nakausap na po ako, 6'5 eh. Guest natin galing Amerika. So pinakilala ko ni Doc Connie, sabi Doc Connie, Mr. Sonso, Mr. Hoffman, this is Coach John Guy. Nakatingala ako, 6'5 eh. 6'5 or 6'7. Sabi ko, hi, my name is John, what's your name? Sabi niya, Gary Hoffman, hi Gary. Sabi ko, how tall are you? Nakahawak ako, sabi ko, how tall are you? Sabi niya, 6'7? Oh, I used to be 6'7 too. Hulat siya, no? Sabi ko, I had malaria. So I... Tawa siya, oh. Sabi niya, nung sa backstage kami, sabi niya, I like your confidence. Napagtatawa lang ko daw sarili ko. Aba, syempre naman. Ha? Di ba rin maliit? Cute naman. Hindi lahat ng matatangkat, mayaman. Maraming maliit? Yan! Oh. At ang sarap po, bakit? Tandaan mo, uulitin ko sa inyo. Your self-confidence will determine your good future
in your business. Yeah. Yeah. And then, ito gusto-gusto mo, divine connection, dapat nagpipray po tayo. Sino nagpipray ka? Sa kamay? Kahit ano pang religion ninyo ha, huwag lang Church of Satan. Basta lahat po, kahit anong religion ninyo, ayos ako dyan. Ha, basta marunong tayong manalangin. Kasi ang tao doon na nanalangin, gumahaba ang buhay. Yes! Ha? Anong bagay mo sa million-million mo kung bakit ka na mamaya? Tama! Ang sarap, mabuhay ng mahaba. Di ba? Yes! Di ba ang sarap makita kita tayo? Nasalubog niyo ako sa Sumar? Sasabihin mo, 80 anos ka na. Sabihin mo, eh, kilala ko po kayo. Pag-asino ako. Eh, kayo si Coach Jan. Ang sarap po, 100 years old ako. 80 years old. Ang sarap yata nun, di ba? Yes! Nasa lubo ko yung teacher ko nung kinder. Isipin niyo yung kinder! Nasa lubo ko sa Sumar! Sabi ko sa kanya, teacher ko ito! Hindi ko siya makalimutan. Kasi po, di ba yung kinder, pagpasok ng teacher, sinasabi, good morning class, my name is Mrs. Di ba sinusulat? Yes. Sinusulat, sabi niya, Mrs. P-R-U-K-E. Mrs. Pruke. Sabi niya, don't forget the R. Good morning, Mrs. Pruke. Ayan, ayan. Eh, nakita ko ngayon, matanda lola na. Sabi ko, hindi ko maalala. Sabi ko lang, hi, ma'am. Si John Loco, si John Kay, nalala niyo. Oh, yeah, I think I remember you. Estudyante niyo ba ako ng kinder? Oh, what is my name if you remember me? Sabi niya, don't forget the R. Sabi ko, ah, ano, ma'am. Anong pangalan ko? Sabi ko, Mrs. Prek-Prek. Sorry, joke lang mo yan, joke lang. Number six, your commitment. Sabi niyo, commitment. Your commitment. Meron na tatlong levels ng commitment para gawin mo ang easy business natin. Basahin natin, I'll try. I'll do my best. I'll do whatever it takes. Yun daw ang pinakamaganda. Huwag niyong subukan. Kasi maraming tao, ito sinasabi, subok lang ako isang taon. Pag wala nangyari, alis ako. Eh, huwag niyo nang sayangin yung 11 months niyo pa. Ngayon pa lang umalis na ko kayo. Kasi walang mangyayari. Dapat sabihin mo, kahit anong mangyari, magsasucceed ako dito. Gagawin ko ang lahat para maging millionaire ko. Dapat ganyan ang mindset, hindi yung subok lang. Sabihin mo sa katabi mo, bawal subok. Bawal subok! Tandaan yan ha! Pag gusto mo sumubok, sabihin nyo, umuwi na na. Umuwi nyo na. Ang mga naiiwan dito at nagtatagumpay, yun ang sasabi, kahit anong mangyayari, papatakbay ko ng mahusay ang negosyo ko nito. Alright? Wow, I love. Tayo mo tayo lahat, tayo lahat, stretch na stretch. Okay, gusto ko ito. Kamayan mo nga yung katabi mo. High five, high five! Kuha ng partner, harap-harap, kuha ng partner. Kuha ng partner. Aba, kung saya mo po ng mga buruhan ito. Harap-harap. Ready? Tignan niyo po yung partner niyo, ulo hanggang paat. Tignan ba? Tignan mo po. Walang maingay, walang maingay. Tignan niyo ulo hanggang paat. Tignan niyo. Alright? Sabihin ko, bahala na sino ang unang magsalita. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ayan. Yung talo sa mauna. Sabi ko sa akin, ah! Magpag-tupig pa lang? Oo, ulit ulit. Para mga masayang oras natin. Kaya naman. O, yan na. Yung talo, siya mauna. O, tingnan nyo ulit yung kaharap nyo. Ulo hanggang paa. Humanap kayo ng tatlong maganda sa kanya. Suot niya, o buhok niya, anything na maganda. Tatlo lang. Sabi mo ganito. Josie, I like your eyeglasses. Yeah? I like your shirt, you know that? I like your shoes. Ito lang, ito lang. Ready, go. Go. Thank you.
ba ang bawat isa ng mga kayo? Itong dalawang nandito dito, tawa ng tawa. Dalawang lalaki, magkaharap sila, tawa ng tawa. Sabi ko, ang instruction, sabihin mo, ano maganda? Buhok, kilay, ilo. Ang dami, di ba? Wala sa'yo makita. Tatlo lang na maganda, hindi mo makita, pagyaman pa. Simple instruction. Simple, bakit po? Kasi, encouragement ang pinag-uusapan natin. Marami sa pupunta sa team ninyo, discourage. Discourage sila personally, discourage sila economically, bagsak ang lang nila, bagsak ang tuka nila. So pag dumating sila sa presensya mo, dapat ikaw, hyperactive ka. Dapat ikaw yung, uy, buti dumating kayo. Uy, sino kasama mo? Good job, ang dano nito. Congratulate. Ganyan dapat. Hindi ka pwedeng, pasok, pasok. Oh, mag-negosyo na tayo. Sa dumating ka pa, late ka mo. Kasi hindi niya, discouraged na nga. Ang nakumas pa sa pipik mo at sa mukha mo. Na-ingat, parang sa'yo? Yes! Ang negosyong ito, alam niyo, with excitement. Alright? Ang negosyong ito, lalaban natin ang discouragement. Sinabing discouragement, this to remove courage. Kaya discourage. Ang kalaban niyan, encourage. Kaya, i-encourage mo daw sarili mo, huwag ka magbidwag sa negative thoughts. Huwag ka maglalagay ng negative thoughts sa sarili mo at sa kapwa mo. Tuwing may dumating na tao sa harap, huwag mo agad sasabihin, baka manduro ko dito. Negative mo na eh. Baka hindi yung amin ito. Baka bobo ito. Bang! Kahit sino humarap sa'yo, pwede ito. Ha? Pwede ko maging leader ito. Dapat nga kaya ko ba yung pinapractice na hanapin niyo yung maganda? Sabihin niyo agad. Vocalize it, verbalize it. Maganda narinig ng marami. Tuwing may meeting tayo, oh, I am happy you are here today. Ang ganda, di ba? Yes. Kesa sabihin ko, mga busy kayo, nagpakita pa kayo. Kahapon, wala kayo eh. Ang layo, di ba? Pero sabihin mo, wow, oh, I am so happy to see all of you. Tuwang-tuwa po ako, tuwang-tuwa si Upline. That's right. Nakaka-encourage, di ba? Kasi hindi ako nag-dwell sa negative thoughts. Alright? Stay away from toxic people. Sabi niya, toxic. Toxic! Ang mga taong toxic, yung pag nakasama mo kahit 5 minuto, ang bigat magkasama. May kilala ba kayong ganon? Yes! Sabi sa Bible, love everyone, including your enemies. Pero sabi din, lumayo ka sa mga toxic na tao. Bakit nakakahawa yan? Bad company will corrupt good character. Kaya gagawin mo, love them, but love them from afar. Ha? Love ko kayo, pero kayo lumapit sa akin, mabigsit kayo. Diyan na kayo, ha? Yan na. Stay away. Sabi nyo isa, eh, coach, paano ko yung misis ko? Ang toxic. Mahirap. Yan, wala akong bahay dyan. Paano ko yung mister ko toxic? Eh, mag-pray ka. Pag-pray mo. Nagkilala kami rito, yung misis niya negative. So sabi ko, pag-pray mo. Eh, Christian siya. Nung natutulog yung misis niya, ilalihans niya. Ipapatong niya sa yung kabay para ipag-pray niya, dahan-dahan siya. Pag ganun niya, nasa leeg na, nagising! Sabi niya, papatay mo ka na! Napaka-negatibo ng asawa niya. Eh talagang toxic yun, ha? Toxic. Sabi ko sa kanya, mahalin mo na lang kasi at patuloy mo ipanalangin. Hanggang ngayon po, pinapanalangin niya. Don't watch, read, or listen to anything that will make you feel down. Totoo naman yan. Ha? Ako sa kotse ko, ang music ko, at beat palagi. I am blessed. Oh yes, I am blessed. Kung matanda, no? Pero at least yung positivo, di ba? Positivo. Wala akong music na malungkot. Pag nanood ko kayo sa mga ka-eskwela ko ito, may mga ka-eskwela ko, itagay lang ang mga edad, no? Kasi ilo kayo, mga 50 siya labab. Di ba yung mga kantang ni Barry Manilow? I-google nyo, Barry Manilow. Lahat ng kwento niya nakakaiyak. Somewhere down the road, the road. Ang lungkot nun! Diba? Lahat ng kata ng malungkot, parang si Ray Valera. Si Ray Valera, na composer, ay nakakompose ng malulungkot yun kasi ang bahay niya, katapat sementeryo. Yun ang inspiration niya, sementeryo. Gusto mo ba yun? Sementeryo inspiration mo? Pero kumigita, no? Kasi maraming tao, kumakagat sa kalungkutan. Kaya hindi na tatagumpay sa buhay.
Isipin mo, kantahin mo yun. Namumrospect ka, habang naghahanap ka sa Omega Mall o saan man, kumakanta ka. Lonely, I'm still lonely. At pakarapot mo! Ang lukot-lukot naman ang buhay, wala tayong pera, yung pakakantahin mo. Mamili ka ng mga kanta, babasahin, na mag-i-inspire sa'yo, iyaakat ang energy mo. Tama mo ba yun? Yes! Layuan nyo yung mga taong ang buka ng bibig, puro chismis, Marites, Marison, lahat ng mga negative, layuan nyo na. Masabi nyo sa'yo, layo ka sa'yo. And learn how to stay encouraged. Minsan, kung maraming pagkakataon, walang mag-i-encourage sa atin. Ulitin ko, bagsak ka. May problema ka. Wala, nag-aantay ka. Lord, magpadala naman kayo na mag-i-encourage sa akin. Wala! Anong gagawin mo? Saan kaya makalundag dito? Wala! Ito ang tip ko. Gusto niyo ba ng tip? Yes! Number one, mag-pray sa loob ng kwarto. Yung sabi sa Bible, if you pray, pray in secret, and your Father in heaven will knows what you need. Di ba? Pag magpipray ka daw sa kwarto, mag-isa ka lang, quietly, secretly. But when you plan, everybody say plan. Plan! Huwag ka magpaplano ng buhay mo sa kwartong mag-ipot at madilim. Ang mga nagsusuicide, sa kwarto, mag-isa, madilim. Wala magsusuicide sa parking lot. Bakit po? Tanong nyo ko bakit? Malawak eh. Yung mata, ang daming options na nakikita. Mas may, sabi ng mga psychologists, mas malawak, mas healthy. Kaya nga sa Burol, sa probinsya, pag pumakay ka sa Burol, wow! Ang ganda! Healthy ang isip mo. Makakaplano ka ng mahusay. Pumunta ka sa alas 7 ng umaga, pumunta ka sa parking lot ng Schumer, malawak! Wow! Tama ba yan? Yes. Pumunta ka sa matataas na lugar. Magpahangin ka. Doon makasariwaan ka ang isip mo. Doon ka magplano. Never plan inside the room. Plan outside. But pray inside the room. Okay mo ba yun? Yes! Huwag kayong makakit ng condominium, 48th floor. Sabi ni Pastor, umakit na mo dito. At nakakot sa condominium. Yung mga lang slide lang na mataas. Para, oh, kung kayo may taga-Antipolo, Eagle's Nest. Kita mo yung Metro Manila, oh. Iba. 2 weeks ago na sa Digos po ako sa Mindanao. From Jensen, nag-drive kami pa Davao, dadakan Digos. Meron doon Tubac, Mountain View. No, pagkaganda. Hindi ko na nga ipakita rito. Next time, dadali kumain. Ang ganda ang pagkain doon, manok lang. Tinola, adobo, prito, inasan, manok na Bisaya. Pag tinanong mo, kumusta ka? Mayo. Yan. Masagot, Bisaya ka! Bisaya ka! Okay ka, okay lang. Kainin man ako. Pag-umartan ka dahil, isang buong. Manok. Manok na Bisaya, maliit eh. Ang sarap kainin. Pero habang kinakain mo, kita mo yung view. Ay, pagkaganda. No? Ang kanta mo doon, I believe I can fly. Iba na kakit. Kasi ang ganda. Kahit anong problema mo, masusolve pag nandukas sa magaganda at matataas na tanawin. Palakpang mo! Okay, ito pa huli daw. You know how to stay encouraged? Eat good food. Sabi mo sa katabi mo, kain ng mabuti. Pag kayo po may problema, may sinusolve sa buhay, malungkot, huwag niyo po dadagdagaan ng maling pagkain. Ha? Kadalasan sa mga tao, kaya tayo down, kasi yung pagkain mo, downers. Ibig sabihin, bawasan nyo ang junk foods, mga bata. Bawasan nyo soft drinks kung pwede. Ha? Bawasan nyo ang mga bagay na makapagbibigay ng bigat. Na, kaya lang yung mga depressed na tao, ano nangyayari? Yung iba ayaw kumain. Nagkasakit. Yung iba sobrang kain, nag-overweight. Ano yun? Kasi depressed sila. Nakita yung mitsyon. Doon binuhos. O yun may tama niya. No? Napakahalaga. Napakahalaga na ang isin natin. Learn how to stay encouraged. Dalihan mo na, dalihan mo na. Mark, ikaw talaga, Mark, no? Kapalipasa, sabay-sabay. Yeah, wow, wow. Alam niyo, pag sa Africa, pag tinawag ako, speaker, no? Sabihin ng MC,
Our speaker today from Manila, Philippines. Let's welcome Jaja Mawami Mushoke. Ibig sabihin, Lolo. Lolo from Manila, Philippines. So tatakbo ako, lumulundag ako. Tapos lumulundag ako. Wow! May rock music, mga Africans, Taiwan. Sabay-sabay sila. Mura ba ako, suto? Tingnan, paluto dyan ako yun. Sabi nila, bakit mukhang bata yung lolo na ito? Yan. Kasi doon po, 30 anos pa lang, mukhang 50 na. Ito, yung mga lolo doon, nasa wheelchair na. 60, 70, patay na lahat. Patay. Kasi nga, kasama ng food group nila. Yung pagkain nila, ang sama. Ang soft drinks nila, 3 years old, nagsusoft drinks na. Pagdating ng 20, diabetic na. Ganun kalupit po. Kaya yung C24/7 natin, ang benta. Kasi anti-diabetic. Babaka. Kaya ang encouragement ko sa inyo, mabilis lang. Sabihin niyo po, eat good food. Eat good food. Yan. Pangalawa, drink a lot of water. Drink a lot of water. Tingnan niyo mukha ng katabi niya, mukha bang dry na? Kanina pa. Ang mukha niyang dry. Pag mukha ng dry yan, dehydrated na yan. Ha? Seriously, ito galing kay Doc Boots. Kalibay, binabala ko ba? Dry ang scalp, kulang sa tubig. Kalibay, hindi mapupo. Ako po, walang problema sa tubo. Kinento ko naman siya niyo eh. Every day, every morning, ako yan, pupo. Hindi ko ba na-experience yung isang oras na, yung constipation, sos, kulang ka sa tubig. Magtubig na magtubig. Sabi ng apo ko, how many bottles do you drink, Grandpa? Sabi ko, I drink 8 to 10 bottles, 500 ml per day. Pag ikaw doon nauuhaw, you're too late. Huwag mo daw dapat maramdaman na nauuhaw ka. Kahit anong ginagawa mo, hindi lang inom. Iwi-wi mo naman yan eh. Basta maganda, huwag kang mauuhaw. Pwede ba yan? Yes. Sabi niyo sa katabi mo, bawal mauuhaw. Mahalaga, tira na tira. Next, good sleep. Hindi kinakailangan 8 o 10. Yung iba natutulog 4 hours pero maraming. Quality sleep. Oh, next, ano pa? Exercise. Ako po, pababang third floor, handa na lang ako. No? Lakad ako ng lakad. Catch up ako sa bahay, sa po. Basta lakad ako ng lakad. Importante. Pag umakit ako ng aeroplano, hindi ako sa escalator, handa na ako. Bakit? Exercise. Alright? Ito pa maganda. Good friends. Dapat surrounded kayo ng good friends. Sabihin mo, good friends. Good friends. Sa lahat na sinabi ko, what we feed grows and what we starve dies. Gusto mo ng excitement, enthusiasm, gusto mo ng energy, dapat lahat ang binanggit ko, ginagawa mo. Dapat meron ka. At huwag niyong kalilimutan ha, tapos ka po. Dapat, tawa kayo ng tawa. Ano sabi sa Proverbs? A merry heart is good medicine. Yes. Sabi sa Reader's Digest, ano? Laughter is the best medicine. Yes. Kasi pag tawa ka ng tawa, mayroong likido. There are two or three liquids, fluids from the brain. No? Yung endorphin na tawag. Na lumalabas yun, sa pagtawa lang, hindi lumalabas pag umiiyak, hindi lumalabas pag ganit. Pero pag tumatawa ka, nasubukan niyo ba tumawa ngayon? Yes! Yung tumatawa kayo, bilbilo, wala ka? Importante yun. Natawa na ba kayo na naluluha kayo? Yes! Healthy-healthy yun. Pag kayo po hindi na tumatawa, may problema ka na. Kasi po kanina pa ako nagpapatawa dito, may nakikita ako hindi tumatawa. Yung parang nilalabanan niya. Yung parang sinasabi niya, Art, ano sa mga yun ito? Ano sa mga tawa? Yung parang alam ko yung mata niya, natawa na ako niya. Ay, may problema yan. Ang tawag ko dyan, may hashtag hugot. May karga. Pag may karga ka, ang hirap magnegosyo. Dapat happy business. Dapat happy life. Dapat lahat natatawanan yung naglalakad ka. Nakahinas ka. Wala, wala. Dapat tumatama ka lang gano'n. Hindi ka dapat seryoso masyado sa buhay. Ha? Sabi mo sa katabi mo, masyado seryoso. Kung yung dalawa ganda mo, ba talagang ayaw mo seryoso? Ang saya-saya nila, very good yan, ha?
At ang energy, tandaan nyo, mahahawa nyo yung mga tao kapag mataas ang energy mo. Kapag mataas ang energy mo, kahit magtayo ka ng sari-sari store na walang kwenta, pero kung ang energy mo mataas, isipin mo, ang lit ito sari-sari store mo. Pero pag nagbenta ka naman, para kang natitiktok araw-araw. Ano ang gusto nyo? Ano? Ha? Pag-uusapan ka eh. May music ka pa sa sari-sari store mo. Magbibilihan talaga eh. Narawa niyo ba? Ano ang restaurant yung may ano? Yung hotpot na may singing waiters and cooks? Ano nga yun? Babayo piyesta. Dinudumog yun. Bakit? Kasi ang energy ang taas. Nasa Iloilo ako, kumain ako sa isang sa Pat-Pats. Masarap na restaurant. Sabi ng host ko, dito, the best to. Pang Iloilo, pag hindi ka nakakain dito, hindi ka nakakain ng Iloilo. So, pagpasok namin, puro-puro. Eh, yung bangla na waiter, no, pupunta sa harapan namin, sabi ko, dahil palimpyo, dahil palimpyo. Kasi yung mga, dahil palimpyo, sabi niya. Tapos dumaan ulit. Sabi ko, dahil pwede na palimpyo. Sabi ko, dahi ang menu. Siguro pagod na siya. Kasi alas 11 pa lang, puno na ng tao. Siguro sa pagod niya, nagpupuno siya sa akin. Lahat ng tanong ko, Buti na lang, masayahin ako. Sabi ko, bruha ka! No? Ang saya-saya namin, tapos nagsawin siya ng huli. Bakit? Siguro niya, kapoy na ko kanina. Alas 11 pa, damo tao. Sincha na ha. Ako, okay lang. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kunin mo na yung menu ko. Ay, yung chit ko, bayad na ako. Sabi niya, bayad ka na. Sabi ko, tawa naman siya, tawa. Ang tawag doon, energy. Sabi mo, energy. Energy! Ay, nako, si Yuri Mesa Grande, titinda ng basahan-basahan sa Iligan. Basahan, vendor. Ang dami nila nagtitinda ng basahan sa site mo. Eh, nagmamaleo si June, upline. Alright? Humahanap siya ng mare-recruit. Sa 10 basahang vendor, si Yuri ang nilapitan niya. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Ang ingay. Yung siyang na vendor, bakit ganyan lang? Isyo ka mo. Ganyan lang! Si Yuri hindi. Nasa harapan ng tindahan niya, nasa sako, nilalapitan yung mga driver. Nagbibisaya, maingay. Parang ganito siguro. Ay, basahan, bilhin niya, murang-mura lang. Pag binili niya, may libreng wifi pa yan. Maingay siya. Sabi ni June, ang kaling mo. Pinat, binili ni June lahat ng paninda niya. Pinaliwanagan tungkol sa ating negosyo. Nag-join, ngayon, multi-millionaire sa diyan sa mga. Number 9. Develop your skills fast. Ayan na po. Ha? Yung skills, tandaan nyo, skills pay the bills. Sa negosyo natin, dapat yung hindi mo alam paano gawin ang negosyo, alamin mo na mabilis. Tulad niyang mag-attend ka ng lahat ng online trainings kung meron kayo. Treat it like a course, sabi ni Nestor Gonzaga. BS Network Building. Wow! No? Matuto ka ng prospecting. Paano tamang pamamrospect? Ha? Alam niyo ba, natutunan ko sa Africa, ang malalaking grupo like Elias Muhuzin at Barnabas Magwanya, ang market nila, pare-pareho. Tinan niyo si Jason Hakiko ng Maynila. Nung nagsisimula ang Hits International, sa Kalaw. Paano siya nagsimula? Nagpunta siya magsaysay building. Nakita niya, ang haba ng pila. Sabi niya, mga prospect ito. Ang pila niya, pag kinakapila, ay mag-a-apply ng CIMA. So sabi ni Jason, o lahat tayo ha, mga partners. Lahat ng siman dito sa building, replotin natin. Badong siman, lumang siman. Batang siman, matandang siman. Asawa ng siman, anak ng siman, kapatid ng siman, kapitbahay ng siman, basta mukhang siman. Basta nasa loob ng siman, target market yun. O, ba't siya naging successful? Nag-office story tayo sa Kalaw, nagpuro siman, dami. Yung script nila tungkol sa siman. Aalis ka pa ba? Pagbalik mo, kung sa kwarta mo, trabaho ka na naman, makalbo ka na, hindi ka pag-ibig na rin. Ganyan mga skill nila. Ang galing, di ba? O, maya, putang-tang na. So, ba't ako putang-tang na? Nagulat ako, hoy, mga nakakalaw kayo, ba't kayo nandito? Inassign po kami ni Abjay
Seaman School dito sa Tarlac, galing. Punta ko Las Piñas, may PMMS, ang daming hits doon. Punta ko Batangas, kasi kung saan may Seaman School, nandoon sila. Kaya ang Hits International, isa sa pinakamalaking grupo sa Empowered Youth Solution. Silas Mosi na mag-join 2015, sabi niya sa mga kasamahan niya, huwag magre-recruit ng may asawa. Huwag magre-recruit ng mga may anak. Huwag magre-recruit ng matanda sa atin. 24, 23, pababa ang re-recruitin. Bakit? Sa Africa, ang matanda pwede magturo sa bata. Pero ang bata, hindi pwede magturo sa matanda. Galing, no? So, nirecruit niya puro kaedad niya, pababa. Ilas Mahose is the most successful prospector sa balat ng Africa pagdating sa paramihan ng na-recruit. Bakit? Target market. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, faith healer? Oh, hangat na kayo ng mga faith healer. Makilala niyo, albularyo. No? Doktor, nurse, puro nasa kanagamot. Target yan. O bakla, lahat ng mga bakla, recruitin nyo. Pinalas niyo ang mga bakla sa Pilipinas. Ang dami niyan. Bakit po? Aba, ang magaling ng PR niyan. Ilang parlor meron sa Pilipinas? O eto pa, ba't hindi kayo makarecruit ng mga Mumbai? Mumbai? May pera bang Mumbai? Wala? Meron! Ba't wala sila rito? Di ba sa kapangin na isang Mumbai lang na-recruit mo? Si Andrew Singh. O ha? O si Susan Song. Ang Chinese pa rin. O, nakaturban na nakaturban, ang dami niyan. Yun ang bumutong, nagpapautang. May pera wala? Meron. Nakakaindi na negosyo o hindi? Nakakaindi. Ba't hindi mo ma-recruit? Ewan. Di ba? Oo nga, ano? Exactly. May community sila ng mga Indians dito. Ang dami niyan. Are you learning? Yes! Chinese. May Chinese community kahit saan. Kaya ako, nag-aaral na ako ng Mandarin ngayon. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Pag binuksan ito kaya ng China, 1 bilyong tao yun. Pag hindi ka marunong mag-Mandarin, hindi ka makakapasok doon. Kaya pag sinabi niya, Coach, punta ng China, sarap nun. Sabi yung 1 billion people, nasa Shanghai ka o Beijing, no? Nagkapaliwanan ka. Niao! Niao, so? Piyaw, yaw, siyo! Piyaw, siyo! Piyaw, siyo! Wasa! Pag ipadala ko sa India, ang kaliwa mo, China, ang kanan mo, India. Okay ba yun? Yes! Sino gusto magkadownline sa India? Woo! Sino naniniwala magkakapambangga ka sa China? India, no? Ay, good morning, everybody. I hate to sit here, probably. Wanted the life. Ang sarap nun, di ba? Did you understand the business, no? Power! Nag-i-invite ka ng Indians, ha? Nag-i-present ng negosyo mabilis, one-on-one. Alam niyo po, ang sekreto ng mabilis maka-recruit, tanungin niyo ko ano? No! Practicing niyo na paano mag-present na maikli. Paiklian! Hindi ko ito pahabaan. Pag sobrang haba ng paliwanag mo, kakalas yung kliyente mo. Alam nyo, mas maikli, mas mainam. Ulitin ko, the shorter the better sa paliwanag ng negosyo. Ulitin ko ha, pag product presentation kayo, alamin mo, sino yung prospect mo? Para isang product lang may ipipresent mo, yung bagay sa kanya. Are you listening? Yes! Bodybuilder. Ang pinresent mo, Angel E? Anong pakialam mo si Angel E? Mama, maskulago! Mamamatay tao, itsura! Binalo mo ng teminuas! Hindi mo na kailangan! Pili ka lang na misa! Sir, bagay na bagay sa mga muscle mo ito! Akerip, at may kasamang kitaan yan, sir, eto, pack retailing, pack direct repairer, pack matches bonus, ang laki na kanya mo, pack, deal na, eto testimony, pack,
10 minutes done. Matagal yung 15 minutes. Pag nakita niyan, at mabilis kayo, para kang microimson, si microimson na lakitin yung paliwanag. Ibang klase yun, 120 kilometers per hour yun. Ako, sali mo na Lunes, Martes, 7 a.m. Tapos kapisina lang ito. Abaga ka for the first 7 days. Araw-araw. 12 hours a day. Ay, may resulta. Sa Pilipinas po, nag-join January 1. Nagkita, February 31. Nagbabang na lang yan. February 29. Dalawang buwan, hindi nagkita ko. Pag kumusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw, kasi itong network na. Kasi hindi mo tinutuwa ni. Wala nang gana. Dapat araw-araw. Is that right? Yes. Sabi nga, strike while the iron is hot. First 7 days. Pag nakita mo 7 days, mahusay. Sa Africa, kakasali lang ng Lunes. Martes may dala na eh. Tapos yung taong nadala, nag-join alas 11, alas 12 in code, alam mo na nagtatawag na eh. Nagtatawag na. Alas 12, another presentation, andyan siya, lima rito, ipitato niya. Same day. Eh dito po isang taon na eh, may record ka? Wala. Power. Huwag mo nang kulitin. Isang taon na! Doon, 2 hours! May resulta na. Palakpakan niyo naman. Tapos yung 6 sa 10, millivers. On the spot, bayad. O di left and right. Nakikita niyo, wow, dami. Makakatulog kaya yun? Hindi. Hataw yun hanggang the next day. Yung 4 na naimbita, narinig, excited, walang pera, umuwi. Yung isa nagsanla ng baka, isa nagsanla ng motosiklo, yung isa nagsanla ng biyanan. Pumasok na next one. 90 days. Sabihin niya 90 days. 90 days. Tatlong buwan po ito na yung upline may programa. Importante po ito. Yung mga excited, bagong sali, karga mo agad. 3 months. Bakit? Sa 3 months na yon, pag yan napuno mo ng tamang informasyon at tamang pagsasanay, yung sumali ng 90 days, hindi nabibitaw yan the whole year. And later on, yung tatlong taon niya, naka-momentum, maniwala ka, on the 4th year niyan, sabog-sabog ang laki ng network niya. Ha? Think long term. Tingnan niyo,
Pag sinabing long term, sabihin nyo nga long term. Long term! Ano ba gustong gawin ninyo, pagyaman ninyo? Yan! Dahil ako Iloilo. Alam niyo ba yung nanalo ng sweepstakes, loto? 401 million taga Iloilo? Isang tao lang. Kung ikaw nanalo na, okay, tatawin mo. Grabe no? Sabi sa pag-aaral, lahat ng nanalo, over 100 million para us. After 5 years, mahirap ulit. Holy bingo. Lahat ng nanalo ng 100 million para us, 90%, ataas nun, 90% after 5 years, naghirap ulit. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Hindi trained. Hindi sanay. Ha? Hindi ka marunong maneho, bigla kita bigyan ng Ferrari. Gagarantya kita, 90% ibabangga mo yan. Kasi hindi ka train. Ha? Ang minamaneho mo, bisikleta, bigla kang bigyan ng Ducati na 1,200cc. Mamamatay ka, maniwala ka sa akin. Bakit? Kailangan mo ng training. Mga kasama, congratulations sa inyong lahat dahil nasa training ko ngayon. Lahat ng gagawin ang tinuturo ng uplines nyo, lalo yung mga may resulta, ng mga trainers, may-ari, VPs, lahat ng tinuturo narinig nyo online, kung gagawin niya ng buong kasipagan at enthusiasm, yayaman kayo sa kumpanya nyo. Ngayon naman, John, kaya ano kayo kung yumaman ako? Correct. Ang tanong, kaya ano kayo? Sarap po, pumili ka ng gusto mong tulungan. Ang sarap tumulong. Sino ang gusto tumulong? Kasa naman. Ang sarap tumulong na alam mong yung tinulungan mo, hindi makakabalik sa'yo. Kasi si Lord na bahala magpahala sa'yo. Yes! Alam niyo, pag kayo nagbibigay, pag kayo nagbibigay, tandaan niyo, tanim niyo yan tungkol sa buhay niyo. Aani kayo tuwing kayo nagbibigay. It is better to give than to receive. So kaya tayo yayaman dito, make more money so you can give more money. Ang pera, hindi dulo ng negosyo natin. Ang dulo, gawin mo yung life assignment mo. Ha? Meron naka-assign sa iyong tao na tutulungan mo. Meron. Hindi ka yayaman para sa sarili mo lang. Yayaman ka kasi may pagagawa sa iyo ang Diyos. May pagagawa ang buhay sa iyo. Tatanungin ko kayo ulit ha. Ano ba gusto nyo? Tumutulong, tinutulungan? Tumutulong! Yan. Ano gusto nyo? Mayaman, mahirap? Yan, at marami pang iba. Ang dalangin ko lang, lahat po kayo, pagpalain ng Diyos na buhay at yumaman ng tunay-tunay sa empowered person ng sila. God bless you and we'll see you again next time. Salamat po! Thank you so much. Hello, Mera. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, po. Thank you, Mera. Keep my head up when I act. Head up, back, never looking back.